Noong unang panahon, bukod sa marami sa mga tao ang naniniwala na flat ang mundo, ay marami rin sa kanila ang naniniwala na maraming mga halimaw ang naninirahan sa malawak na karagatan at nagiging dahilan nito para sila ay matakot maglayag. Pero sa kabila nito ay marami pa rin ang mga naglakas loob at tumuklas ng katotohanan. Sa panahon nitong si Emperor Justinian I ay kinatakutan ng kanilang imperyo ang karagatan nang dahil sa isang dambuhalang balyena. Sa panahon ding iyon ay nababalot ng takot ang Constantinople. Ito ay dahil sa pananalakay ng mga Avars, ng mga Sassanids, ng mga Slavs, ng mga Ottoman o ng mga Muslim, at maging sa pag-atake ng mga Crusaders. O tama kayo ng pagkakarinig, mga Crusaders. Dahil may mga panahon na may mga ilang Crusaders ang hindi tumupad sa kanilang tungkulin at lumihis ng daan. Katulad ng sa ika-apat na krusada, kung saan inatake nila at niransak ang Constantinople. Pero mabalik tayo sa takot na dala ng katubigan. Dahil para nga sa mga taga-Constantinople, noong 6th century AD ay may gumagala nga na isang halimaw sa kanilang karagatan. Ang balyenang ito ay may pangalan na Porphyrios. At ayon sa mga tala ay napakaraming inatake nitong si Porphyrios at mga pinalubog na barko. Kaya naman naging mortal siyang kalaban nitong si Emperor Justinian I. At naging isa pa sa kanyang prioridad ay ang pagtugis dito at pagpatay. Isa sa mga pangunahing pinagkuhanan sa kasaysayan ng mga tala ng existence nitong si Porphyrios ay ang mga kasulatan nitong si Procopius, isang 6th century AD historian ng Byzantine, dahil nabanggit niya ito sa kanyang mga libro na History of the Wars at ng The Secret History. Sa loob ng 50 taon ay sinasabing lulubog lilitaw ang balyenang si Porphyrios. Bigla na lang siyang susulpot, tapos mawawala ng matagal na panahon at bigla na namang lilitaw. Kaya naman kahit ang mga mandaragat ay nalilito sa kanya dahil minsan kasi iniisip nila na wala na ito o baka patay na. At kung kailan naman sila susuong sa karagatan ay dito naman lilitaw ang balyena at ito'y aatake. At ang matindi pa rito ay wala raw pinipili itong si Porphyrios. Dahil ito ay umaatake kahit pa sa iba't ibang uri ng sasakyang pandagat. Katulad ng mga fishing boats, mga malalaking merchant vessels at maging ng mga warships. Ayon pa sa ilang mga historian, noong una ang akala talaga ng mga taga-Constantinople ay isang halimaw talaga ang umaatake sa kanila sa dagat. Ayon sa ilang mga nag-aaral sa mga balyena, ay minsan kapag matanda na raw ito, ay tila nag-iiba ang itsura. At may mga pagkakataon na hindi mo aakalain na isa itong balyena talaga. Kaya naman malaki ang tendency na baka ganun ang tingin ng mga taga-Constantinople dito kay Porphyrios. Hindi nila masyadong na-identify ang umaatake sa kanila na isa pala itong balyena. At para naman makapaglayag pa rin ang ilan sa kanila, ay humahanap na lang sila ng ibang daan kung saan hindi naglalagi itong si Porphyrios. Pero sa mga tala nitong si Procopius ay hindi gaanong ma-identify ng mga makabagong historian at scientist kung anong uri ba ng balyena itong si Porphyrios. Ayon sa ulat nitong si Procopius, itong si Porphyrios ay merong habang 13.7 meters o 45 feet at meron naman siyang lapad na 4.6 meters o 15 feet. May mga ilang nagsasabi na baka isa raw itong sperm whale dahil sa laki nito, sa lifespan at sa kung paano ito kumilos at ang pag-uugali nito. Pero may mga ilang din nagsasabi na baka daw isa itong malaking orca. Ito naman
ay dahil marami raw mga naninirahang orka kung saan naman naglalagi itong si Porfirios. Pero sa kabila nun ay wala pa rin nakapagsabi kung anong uring balyena nga ang halimaw ng Constantinople. Bukod dito ay pinagtatalunan din kung saan naman nagmula ang kanyang pangalan. May mga nagasabi na galing daw ito sa pangalan ng isang charioteer na kapangalan niya. May mga nagasabi rin na mula raw ito sa isang mythological giant na si Porfirion na nagtataglay ng isang napakalakas na kapangyarihan. Pero mga teorya lang naman ang mga ito. At meron pang isang teorya, ang isang historian noong 2010 na si Anthony Caldelis. Ayon sa kanya, ang pangalan daw ni Porfirios ay tumutukoy sa isang kulay, sa Imperial Purple, na sinangayunan din ng ilan pang mga eksperto. Dahil kung pag-aaralan daw, ay mayroong mga balyena na nagkukulay purple ang ilang bahagi ng katawan. Kaya naman sa paglipas ng panahon, sa kabila ng maigting na pagkasaliksik, ay napag-alaman na napakasimple lang pala ng sagot. Ang pangalan nitong si Porfirios ay nagmula lang pala sa pangalan ng isang kulay. Samantala, dahil naman sa dami ng napipinsala ng balyenang ito, ay bumuo na itong si Emperor Justinian I ng grupong tututok dito o tutugis sa kanya. Pero sa kabila nito ay hindi naman nila alam kung paano nila huhulihin ang nasabing balyena. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanilang problema ay nagkaroon ng solusyon sa sarili niya lamang o kusa lamang itong nasolve. Ito ay dahil sa isang pagkakataon, itong si Porfirios, habang hinahabol ang isang grupo ng mga dolphins, ay nangyari ang isang trahedya laban sa kanya. Dahil itong si Porfirios ay sumadsad sa tabing dagat o sa dalampasigan sa bukana ng Black Sea. Nagpupumilit pa itong si Porfirios at nagpupumiglas para makabalik sa dagat. Nagpaikot-ikot pa siya na parang bulating nilagyan ng asin. Kaya nga lang ay lalong napasama ito para sa kanya. Ito'y dahil imbis na makabalik siya sa tubig, ay lalo pa siyang nabalaho sa pinaghalong buhangin at putik. At nang agad na kumalat ang balita sa mga lugar na malapit sa pinagsadsaran nitong si Porfirios, ay agad na kumilos ang mga taong bayan. Agad nilang nilusob ito para patayin. Kanya-kanyang dala ng mga palakol ang bawat isa. At pagdating sa dalampasigan, ay kanya-kanyang atake ang mga tao dahil sa kanilang galit dito. Kaya nga lang medyo matigas ang balat nitong si Porfirios. Kaya naman hindi ito masyadong tinatablan. At dahil sa kanilang takot na baka makabalik ito sa tubig, ay ginawa nilang pagtulong-tulungan na hatake ng balyena. Nang sa ganun ay lalo itong mapunta sa lupa. Hanggang sa ito'y bawian na ng buhay. Matapos yun ay pinaghati-hatian ng mga mamamayan ang karne nitong si Porfirios at sila ay nagdiwang. Dahil sa pagkamatay nitong si Porfirios ay nabunutan ng tinik ang mga naninirahan sa Constantinople at nawala rin ang kanilang takot. At ang mga mandaragat naman ay nakapaglalayag na nang walang iniisip na panganib. Pero may mga ilang nagsasabing mga historian na meron daw twist ang kwento. Dahil maaaring hindi raw si Porfirios ang kanilang napatay. At ito'y nabubuhay pa rin noong mga panahong iyon. At tuluyan na lamang lumayo dahil sa takot sa mga tao. Hanggang sa tuluyan na ang nagwakas ang pangamba ng Byzantine Empire. Nang dahil sa inakala nila na isang halimaw.